Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ako pong muli ang inyong kaibigan dito po sa Marvelous DTV, si Dante Maravillas. Gusto ko lang po kayong i-update sa mga kaganapan, lalo na po tungkol sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Batay po dito sa balita reported by CNN Philippines, na raffle na po siya at napunta doon sa First Division ng Commission on Election. Sabi rito po, the Martial Law Victims Petition to disqualify former Senator Ferdinand Bongbong Marcos from the 2022 presidential race was raffled on Monday, kahapon lang po, to the Commission on Elections First Division. Si Commissioners Rowena Guanzon, Marlon Casquejo, and Amy Ferolino, sila yung magdi-decide on the appeal filed ng mga 18 katao, including Bonifacio Ilagan, Saturnino Ocampo, Maria Carolina Aurelio, and other members of the group campaign against the return of the Marcoses to Malacañang. So ito talagang mga taong ito, mga kababayan, these are the original opposition, mga kababayan, sa pagbabalik ng mga Marcoses. As in, pag Marcos, ayaw nila. The hardliners, mga kababayan. Well, hindi sila tumatanggap ng kung anong rason. Basta ayaw nila. So, ganun sila ka-brainwashed, mga kababayan. The petitioners have cited Marcos' conviction of failing to file income tax returns. Yung una ito, from 1982 to 1985. Talagang yung tawag nila dito is tax evasion. Yung failure to file ITR, which is not a tax evasion, but they are labeling it as tax evasion. Ganon katindi yung pagkabaluktot, mga kababayan, ng kanilang pag-iisip, pati definition of words. May sarili silang definition po, based sa kanila pong indoctrination. Yung failure to file an ITR, mga kababayan, based on the definition of the law, hindi man po siya tax evasion. Bakit? Yung buwis po, mga kababayan, na-collection na. Tax withheld. And we know that, all of us, lalo yung mga empleyado, alam natin yun. Hindi mo pa natatanggap yung sweldo mo. In which case, si Bongbong Marcos hindi nga tumanggap ng sweldo kasi hindi man niya kailangan. Mayaman ang mga Marcoses. Ba't magsisweldo pa yon? Di ba? Yung sweldo niya, mga kababayan, from 1982 to 1995, na sinasabi nila, di man yon kinukobra ni Bongbong Marcos. Kundi iyon, mga kababayan, ginagamit sa, tawag dito, scholarship program niya po doon sa Ilocos. You see? And, siyempre, sweldo yun. The tax withheld, nasa gobyerno na yon. Hindi na i-file yung ITR. Hindi nga, tawag doon, nahawakan ni Bongbong Marcos yung kwarta, yung pera. May mga bugok talaga po eh, pagkaintindi. This is just like, yun ang mga kababayan, yung tawag dito, yung VAT. Di ba yung VAT, nahawakan natin yung VAT? Hindi. Sinong kumukubra niyan automatic? Di ka pa kumakain, kinubrang ka na ng gobyerno. True. Kung saan ka bumili, diba, sa restaurant kumain ka, may VAT dun sa resibo. Charge.
nakapatong sa presyo. In like manner, ito, ganun din. Hindi mo pa natatanggap yung sweldo. Kinobra na nila. Tapos, kakasuhan ka ng tax evasion kung hindi ito mga... Sabi ko sa inyo mga taong ito, pag nagpapaniwala kayo dyan. Di ba? The same argument has been cited by others seeking to block Marcos election bid. Ganyan tama yung tawag dito ng mga abogadong iniman nga. Ito mga abogadong ito, iniman abogado ni Marcos. Di ba? Mga dean ng College of Law at yung eskwelahan nila, anti-Marcos. Di ba? Pero sinabi nila, walaan niya ito. It is a trust. Hiniyan niya ito, obra. Pero ang intention kasi nila, pipirwisyuhin lang si Bongbong Marcos. And it will be used as a propaganda tool to discourage voters from, you know, supporting the candidacy of Bongbong Marcos for president. Kaya lang, hindi sila umuobra ngayon. Kita ninyo yung mga caravan po all throughout the country. Walang ganong caravan, mga kababayan, na dinudumog ng mga tao itong mga kalaban ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. May nakita kayong ganong crowd? Di ba wala? Kaya masyado silang panic mode, mga kababayan. The same argument has been cited by others seeking to block Marcos election bid. There are 4 pending cases against his presidential run, with all petitioners saying that violating the tax code means he's banned from holding any government post for life. Sa inyo yon? Sa inyong pagkaintindi ng batas, kasi yung batas sa inyo, pagkaintindi ninyo ng batas, baluktot. Diba? The 3 other cases of the COMELEC, for the COMELEC to declare Marcos as nuisance candidate and 2 others for the cancellation of his certificate of candidacy were earlier raffled to the COMELEC 2nd Division. Now na yon. Ngayon, yung iba nasa 1st Division po. Just to give you an update po, mga kababayan, para hindi kayo nag-aalala, lalo yung mga Marcos loyalists. Ano na niya kaya yung latest reports? Ito naman po, Marcos Party Defenses Candidacy, galing po sa Manila Times. Isama ko na ito sa ipaabot sa inyo po, mga kababayan. The Partido Federal ng Pilipinas has backed the eligibility of its standard bearer, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to seek the presidency. The PFP asked the Commission on Election to dismiss the petition questioning Marcos' certificate of candidacy, saying the petitioners failed to prove that the certificate contains falsified material. Yung ano-ano mga sinasabi nila, mga falsipikado niya, kayo yung falsipikado, yung pagmumukha ninyo yung falsipikado. Santambak na mga sinungaling kayo eh. Takot na takot kayo kasi wala nang maniwala sa inyo. At kung ngayon ang eleksyon, uupo landslide si Bongbong Marcos. Bakit? Napatunayan ng panahon. Yung panahon na yung nagusga eh. Ayan, dami kong nakakausap dito eh. Kahit mga Bicolano, ayan na-interview ko po, mga Bicolano. Sabi ko, why you support Bongbong Marcos? Eh, wala ba na niya napatunayan? Yung mga Marcos, yung mga akusasyon nila, may isang taga rito sa amin, Irosi, nasa Canada na, galit na galit sa mga Dilawan. Kasi nang tumik over daw yung mga Dilawan, sabi niya, ayun,
yung ating bansa ay naghirap. So, he was forced to leave the country. Kwanjay, si Mr. Hitosis dyan sa, ano, sa Canada, I was shocked to, ano, to see him. Tumawag sa akin. Umiiyak siya. Iguinito niya sa akin kung bakit siya umiiyak. Yung interview mo niya doon sa isang Bicolano tungkol doon sa mga projects sa Masagana 99. Naalala ko niya yung aking kabataan doon din sa amin sa Sursugon. Kung gaano minahal ng dating Pangulong Marcos, mga kababayan, yung mga magsasaka. In after na patalsikin, mga kababayan, ito mga salot na to ng lipunan, naghirap yung Pilipinas. Ngayon, yung iba, argumento. Iyon na, bakit niya pipili natin si Bongbong Marcos pagkatapos yung achievement nandun na niya sa tatay? Ano ba yung, ano naman yung rason ninyo na ang nagkakandidato si Bongbong Marcos, ang reference ninyo ng pagboto, hindi pagboto, yung tatay? Bongbong Marcos has his own ano, achievement and track records as vice governor, congressman, governor, senador. Di ba? Ang ganda nga ng ano, ipakita ko sa inyo. Ang ganda nga ng bagong yung commercial, mga kababayan, political ads ni Bongbong Marcos. Kaya lang di ko pwedeng i-play kasi may musical, ano, may musical background. Baka madali yung kuha natin. Madali yung channel natin, mga kababayan. Kaya hindi na ako mag-play ng mga music. Ba't hindi ito naglo-loading? Umina yata yung internet. May bagong ano, commercial, si political ads si Bongbong Marcos, mga kababayan. Sana yun. Hali lang pa. Tapos, ano pa nga yun, yung nakita natin? Nawala. Nawala yata yung internet natin, mga kababayan. Niready ko na siya. Yung internet connection yata, umina siya. Anyway, mamaya na, mga kababayan, naglo-loading pa. Nakita ko lang yung video sinir sa atin dito tungkol doon sa pagbisita din ni Bongbong Marcos. Dating senador siya. Wala na siya sa Senado yata yon. Yung tama ba? O senador siya. Yung sa 44 po. Naalala ninyo yon? Siguro most of you hindi masyado kasi itinago siya ng mainstream media. Yung sa 44, yung mama sa pano victims po ng massacre doon kasi pinabayaan ng ni Panot. Parang inabandon siya. Alam na ninyo yung kwento. O tapos, inilipad yon papuntang Villamor Air Base para dalhin sa Maynila. On the day, mga kababayan, ng pagdating, yung commander-in-chief nila nandun sa Laguna, Mitsubishi inauguration. Sino yung sumalubong po? Si Bongbong Marcos.
Siya yung nag-comfort sa mga families. Bakit yung ginawa ni Bongbong Marcos? At bakit naman inisnap yun ni Panot? Si Panot kasi po, wala man. Parang itong si Lomi. Lutang. Yung empathy sa kanila, wala man po. Wala siyang pag-i. Inabandon nga doon. Hindi man silang sinakluluhan, pinasakluluhan sa mga sundalo. Inayalan. You see? Who are adding ano, pains imbes na salubungin po yung pagdating ng ganyan mga sundalo. Nandun siya sa Mitsubishi. No? Inauguration po sa Laguna. Si Bongbong Marcos, mga kababayan, bakit nandun? Sundalo kasi siya. Kita ninyo. Scout Ranger, si Bongbong Marcos. And, gawag dito, yung mga nagdududa, kasi kasama ito sa mga sinasabing, si Bongbong Marcos ba niya, nagsundalo talaga? O baka, kwento-kwento lang. You can check the, ano, you can check the name of Bongbong Marcos. Kasi dyan pala, pag ikaw is PC siya, Philippine Constabulary. Pag ikaw ay, ano, graduate, yung batch mo, nakalagay yung mga names na mga lahat ng nagtapos doon sa ano ito chinek siya mismo mga kababayan ni General Harold Cabunok. Ano? Tingin na natin, i-play ko sa inyo po. Problem natin. Totoo ba? Hindi. Fake news ba yun? O ano ba yun? Fake SR graduate? O totoo? Isa yun. O, meron ako ipakita mga pictures eh. Hindi pa rin daw totoo eh. So, nagsabi na si Jel Javier, alamin din natin dito sa marker, okay? Marker yung tawag. Chinek mismo, mga kababayan ni si Harold Cabunok, personal kong kilala. Kasi First Lieutenant Marcos Jr. Ferdinand R. Philippine Constabulary. Oh, ulitin natin yon. So ito yung lahat ng mga classmate niya. Eh, chinek niya. Hindi pa rin daw totoo eh. So, nagsabi na si Jel Javier, alamin din natin dito sa marker, okay? Oh, dito na tayo sa isang class 73. Ano ang pangalan nyo? Sige, Lieutenant Carlito Galvez, kilala nyo? Ah. Ibang batch yun si Galvez. Class Maaasahan, 74-85. Sino natin, sino dito? First Lieutenant Marcos Jr. Ferdinand R. Philippine Constabulary. So ito yung lahat ng mga classmate niya. So, basahin niyo, lahat ng classmate niya. Kaya yung mga nagpo-propaganda hindi man nagsundalo si Bongbong Marcos, baka kayo ang hindi. Di ba? Siguradong hindi kayo ang sundalo kasi mga kalaban kayo ng mga kasundaluhan. So hindi ninyo ma tawag dito. Maalis kay Bongbong Marcos yung sympathy niya talagang nandoon. Siya ang pumunta. Si Panot wala. Yan ang kailangan po nating leader, mga kababayan. May empathy. Feel niya bakit naging sundalo siya.
ay makita ninyo yung dalina. Makita ko sa inyo. Oh, ito. Si Daling Senador Bongbong Marcos ay isa sa dumalo sa arrival honors ng mga nasa Wings of Members of Wings of 44 sa Villamor Air Base, habang ang Pangulo noon na si Ninoy Aquino ay mas inuna pampuntahan ng opening ng bagong planta ng Mitsubishi Motors Philippine Corporation sa Santa Rosa, Laguna. When I was 18 years old, I joined the military as a part of what would be the equivalent of my national service. In my time in the military, I learned very, very many things. Most of all, about duty, about honor, about brotherhood, about camaraderie. On January 25, 2015, you see, boses mismo yon ni ano, ni Bongbong Marcos, at yung footage na yon, iwan ko kung nakita ninyo yon sa balita. Ako nakita ko, in passing lang po. Pero hindi binigyan ng masyadong importance ng mainstream mediang dilawan kasi po mapapahiya yung kanilang presidente, si Panot, naglalaro sa... Ganon. Kaya ayaw na ayaw nila, mga kababayan, kay Bongbong Marcos kasi pag si Bongbong po ang Macau po, lahat ng kanilang sinasabi, mga kababayan, ay mapapawalang ano, alaga. Wala. Kaya ang gustong mangyari nila, i-disqualify si Bongbong Marcos. Ito na nga po. In comes the defense of the party of Bongbong Marcos. In a motion to intervene, Rinaldo Tamayo, Victor Rodriguez, and Thompson Lantion, representing the PFP, argued that Marcos' conviction for failure to file his tax returns does not bar him from holding any public office. A petition filed by Father Christian Buenafe and several others alleged that Marcos cannot run for public office because he has been convicted by Quezon City Court of failure to file income tax returns. Hindi ninyo kung sino na ang kalaban ng mga Marcoses? Ang unang nag-file po, pari. Yan si Damaso po. Kaya nga sabi ko sa inyo po, mga kababayan, baka nanonood si Bongbong Marcos. Huwag kayong masyado nagtitiwala sa kanila. Doble kara yan. And kung maaari, mag-file kayo ng petition para yung PPCRB i-disqualify din bilang watchdog. Kasi arap-arapan sila eh. Church-based po ang PPCRB, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, kinakampanya actively mga kababayan, si Lomi. So they are biased now. At yung nag-petition to ano, disqualify, pare, oh, yan o. You see? Tamayo's group said the petitioners unfortunately failed to attach any evidence proving the existence of the conviction in the alleged disqualification. Wala man. The Court of Appeals merely stated that Marcos failed to file his tax returns, the motion said. Marcos' lawyer, Estelito Mendoza, raised the same argument in an answer to petition to cancel his COC. Mendoza requested that the petition be taken up through face-to-face hearing instead of virtual or video conference para ma-discuss ng maayos. The petitioners argued that conviction for a crime of moral torpitude carries the same penalty of perpetual disqualification from seeking public office.
Ito yung sinasabi ng mga batikang abogado. Wala man na niyang moral torpicho doon. Pero sa kanila, may moral torpitude. But Mendoza said the petition is bereft of any specific allegation of a material representation required under Section 74 of the Omnibus Election Code. Gagawin nila talaga yung lahat. Para lang perwisyohin mga kababayan and stop Marcos from returning to power. Kasi nakikita po nila it is almost unstoppable. Rockstar si Bongbong. Kahit saan pumunta. Yung administration candidate and opposition candidate, mga kababayan, ay milya-milya ang distansya sa mga surveys. You see? Ganon. Iyaka na. Ayan lang muna, mga kababayan. Maraming salamat po. Gusto ko lang kayo lagi updated. Lalo na kayo mga, di ba? Mga Marcos loyalists. Pakishare naman po ninyo. Subscribe and share lang po ng Marvelous DTV. Maraming salamat. Kasi umabot na tayo ng, kanina chineko, kapon to 3.6 million views na po yung Marvelous DTV. Pero yan, chineko, nadagdagan pa ng 100,000. 3.6 million na po yung nakapanood. Maraming salamat po and God bless you more. Bye-bye, mga kababayan.